Hello guys! Guys, magkakaroon tayo ng reaction ngayon dun sa video na nag-viral sa isang security guard. Mayroon siyang hinanakit. At least, narelate din ako dun eh. Anyway guys, ito yung katanungan natin. Bakit nga ba most of the time ang security guard ay medyo mababa talaga ang tingin ng mga tao sa Pilipinas ba? Ba't kaya? Sa ibang bansa, hindi naman ganun. Bakit dito parang ganun ang tingin nila sa security guard? Pag-usapan natin guys, bigyan natin na reaction yung video na i-react natin ngayon. Tara! Okay guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less sa security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay yung magre-react tayo sa isang video ng isang security guard kung paano siya, alam mo, feeling niya namataba. Minata siya ng classmate niya dati at bakit ganun lang yung trabaho niya. At ito yung tanong natin, bakit nga ba, bakit mababa yung tingin ng mga kadalasan sa mga Pilipino pagdating sa trabaho ng security guard? At yun din ang talagang ramdam ko nung nagwardya ako. Anyway guys, gusto ko pong bago tayo magpatuloy sa ating mga topic ngayon, gusto ko ipagmalaki na ako ay nabuhay bilang, nataguyod ko yung buhay ko. Most of the percentage of my life ay galing sa pagagwardya. Eh, hindi naman lahat kasi marami akong trabaho ang pinasok, pero most of that time na naitaguyod ako sa pagagwardya. So, naging proud ako bilang security guard. Kaso lang, may mga katotohanan sa likod ng pagagwardya natin. Bakit ganito mababa ang tingin? Bakit nga ba mababa ang tingin? Anyway, panoorin muna natin yung video na kuha natin. Magre-react tayo sa video na isang security guard. Ito guys, oh. Tumalaw dito, ayan, sa may gate na to. Maganda yung kotse, ayan, pinagbuksan ko siya rito. Sinilatuhan ko pa nga, eh, sumalutu pa ako ganun. Kasi bawat cliente, sasalutuhan ko dito. Nagbukas ng pintaan na. Nakita ko. Classmate ko pala nung elementary tsaka high school. Nagulat siya sa akin, sabi niya sa akin, oh, wardya ka, sabi niya sa akin. Paano siya, piling niya, nilait siya ng kanyang classmate kasi nga, guardia nga lang daw siya. Anyway guys, ako nung pumunta ako ng Manila, iba-ibang trabaho ang pinasok ko. Pinahante, padjak driver, kasi nga, probinsyano ako eh.
wala akong kakilala sa Maynila, wala lahat, walang tutulong, walang magbabakir, wala lahat. So pinasok ko talaga lahat. Kaya lang, ang napansin ko na medyo maganda ang kitaan ay sa gwardiya. Gwardiya ang kitaan. At yun na nga, qualified naman ako. Height, pinag-aralan. So talagang, kung ako, pumunta ako na Maynila, hindi para mag-gwardiya. Napunta lang ako sa gwardiya dahil talagang pangtawid sa pangailangan ko pang araw-araw. Kasi yun nga, ang gwardiya kasi talaga, ang talagang demand sa Pilipinas. Demand siya. Basta qualified ka lang, may pera kang panglakad sa mga kuhan mo. Minsan nga, eh, di ba, kung may mga bagger ka, wala ka na kaproblema, gwardiya ka na agad. So, ang bala ko talaga sa Maynila ay mag-apply ng seaman kasi graduate ako ng seaman. So, ngayon, napapansin ko lahat ng kuhan, lahat ng galing sa mga probinsya, hindi yung galing sa Maynila. Ang mga galing sa Maynila, pag-graduate, hindi sila pressure eh. Kasi bakit? May magulang silang nagpapakain sa kanila eh. Ang pressurado yung galing sa probinsya. So, ang madaling pasukin talaga at may puhunan ka lang ng konti ay gwardiya. So, mapapansin ko nung nag-o-officer ako, pumapasok ang mga criminology graduate, mga seaman, may tao pa nga akong engineer. Hindi ko alam na engineer pala siya eh. Naghihintay na lang siya ng result ng kanyang electrical engineer siya. Shout out sa'yo, Michael. Alam ko kung makapanood mo to, pero hindi ka nanonood sa mga video ko. Anyway, shout out sa'yo. Engineer siya na electrical engineer. Alam mo, ang gwardiya, ito yung tinatawag na pangtawid muna eh. Totoo lang, pangtawid. So, marami akong tauhan na naging pulis na. Minsan na taxi ako. Nag-taxi driver din kasi ako eh. Nahuli ako ng tauhan ko. Pulis na pala. Ganon. So, ang napapansin ko sa mga gwardiya, ito ay pang samantalang trabaho. Huwag kayong mag-react muna, ha? Huwag muna kayong mag-react, huwag muna kayong magalit sa akin, ha? Huwag kayong mag-aalala, guys. Proud ako bilang gwardiya. Pero, itong base lang sa karanasan ko at bakit mababa ang tingin ng mga tao sa trabaho ng gwardiya. Anyway, ito. So, nakikita ko, napapansin ko, kahit sa sarili ko, pang samantalang trabaho ang gwardiya. Para sa akin ng panahon na yun. Kasi hindi siya pang mahabang, pang tinatawag na pang hanggang dulo. Tapusin niyo yung kwento natin. So anyway, ako lahat ginawa ko. Nag-apply ako ng seaman, di ako tinanggap, wala akong bakir eh. Nag-exam ako ng police, pumasa ako sa civil service. Nag-exam ako ng police, nag-apply ako ng police. Hindi rin ako tinanggap. Walang tulong talaga. Alam mo dito sa Pilipinas, hindi naman lahat, pero ang labanan talaga, bakit talaga eh. So, duty ako sa gabi, apply ako ng pulis sa umaga, seaman, wala. Walang nangyayari. So, ibig sabihin, no choice ako kundi kumapit na ako sa pag-gwardiya. Naubos na yung swerte ko eh. Sa gwardiya na lang, natira na lang sa akin, ay pag-gwardiya. Ganon din yung iba. Pag may pagkakataong gustong umalis sa gwardiya, umaalis talaga kasi ang gwardiya talaga ay ginawang pansamantalang trabaho. Ngayon, ang tanong ngayon, bakit mababa ang tingin sa gwardiya? Bakit mababa? Alam mo, minsan, lalo sa mga school, sa mga anak ko, pag tinatanong ako, ano bang trabaho niyo, sir? Pag sinasagot kong security guard, nababasa ko sa mukha ng tao eh. Na talagang kuansya. Pero pag ang sinagot ko ay security officer, nakikita ko sa mukha yung galang. Pero pag security guard, nag-change yung kanila eh. Security guard ka lang pala eh, parang ganun. Pero hindi nila sinasabi sa akin. Nababasa ko lang sa language ng mukha nila. Kaya minsan, sinasagot ko, anong trabaho mo sir? Lalo na kung mga kuan-kuan, in-house security. Nagyayabang lang din ako para at least magkaroon man lang ng konting boost yung kwan. Ganito naman sa Pilipinas eh. Tinatanong mo na yung trabaho mo. Pag nalaman nilang ganoon na trabaho mo, eh, alam nila kung igagalang ka ba o hindi. Anyway, bakit nga naman mababa ang trabaho ng security guard? Mapapansin nyo guys, pag nag-apply ka ng security guard, ang dami-daming prosesong dadaanan mo. Ang dami-dami. Una-una, yung training mo, yung requirements mo, napakahaba ng lista. Panoorin nyo yung mga video ko dyan, yung mga paano yung mga requirements, proseso.
Tapos yung kanyang tawag dyan, interview, katakot-takot na interview, lalo na kung malalaking kumpanya. Katakot-takot na interview. Tapos pag naka-duty ka, pare-pareho lang naman lahat ang sweldo. Ang hirap-hirap ng pinasok mo na proseso. Pero pagdating sa sweldo, pare-pareho lang naman ang proseso, ang kuha natin. Minimum lang din naman ang bagsak natin. Nagkakatalo na lang sa overtime. Tapos pag nagkamali ka ng konti, katakot-takot na proseso. Pag nagkamali ka ng konti, basta-basta ka na lang tanggalin. Reklamo ko lang ng konti. Walang proseso ang gwardiya, guys. Kaya ganun ang mga kumpanya, pag nagtanggal ng gwardiya, walang kaprosi-proseso. Mapag-initan ka lang ng kahit sino dyan, walang kaprosi-proseso, tanggal ka. Hindi na nila inisip, kararating mo lang, tatlong buwan ka pa lang, tanggal ka na agad. Hindi naman lahat, pero yun na nga yung bulilyaso ng gwardiya, kahit konti lang, tinatanggal agad ng kwan. Kaya ganun ka baba ang tingin nila. Bakit? Sa isang dahilan. Bakit? Kasi nabilongs tayo sa agency. Agency ang naging kuwan. True agency kasi tayo. Kaya alam na mga tao na yung gwardiya ay pangsamantalang trabaho lang yan. Bakit pangsamantalang trabaho? Subukan mo mag-apply ng mga malalaking mga mall dyan. 35 pababa. 5-8. Ngayon, kung ikaw ay lumagpas ka na ng 40, magpapunta ka na sa 50, hirap na hirap ka nang kumuha ng duty. Kaya nga ako inunahan ko na, nagplano na ako ng one. Anyway guys, kulang kasi itong video natin, pero ewan ko kung naiaro ko, bakit kamo mababa ang tingin? Dahil nga doon sa true agency tayo. Kaya nga nung panahon namin, may isang senadora na ang ginawa niyang panukala ay alisin yung agency sa Pilipinas. Talagang nanalo siya. Kailan nung nakaupo na siya? Nawala na yung ganun. Pinanghawakan ko yun. Bilang ako nung nag-duty ako ng gwardiya, pinanghawakan ko yun na sana magawa niya ng paraan. Kasi napakalaking bagay naman talaga kung hindi na agency ang security guard. At mataas na ang tingin ng mga tao dun. Kasi nga, regular na tayo. Kung baga sa kuwan eh, hindi ka na basta-basta may proseso ka na pag tinanggal. May isang politiko din na naging party list ng gwardiya siya. Iyon din ang kanyang kuha na alisin yung office ay yung agency. Nung nakaupo na siya, naggawa lang siya ng isang konting kuan programa na pang tawid gutom na program, pang tawid ligas kuan lang. Wala. Walang nangyari. So yung last na kuan, at narinig namin na pag nanalo, hindi ko na babanggitin kasi politiko yan. Sino ba naman ako? Baka isang sipaan lang ako ng politiko. Anyway, papansin niyo yan. At sabi nila na maalis na nga daw yung agency. Pinanghawakan ko yun. Ang huli kong duty guys ay government na bangko. Sabi ko, pumayag ako mag-ordinary doon, hindi na naging officer. Kasi ang pinanghawakan ko, na baka tanggalin nga naman yung kuan, ang agency, eh may civil service ako. Ibig sabihin, magiging qualified ako kung magkaroon ng absorb sa wala ng agency. Kaso lang, walang nangyari. Ganun guys. Kung magpapakilala ka ng security guard, alam mo yung mukha ng tao eh. Yung language nila eh. Parang gwardiya ka lang pala eh. Pero kung magpakilala ka, security officer ako, company officer ako, company guard ako, iba. Iba ang dating. Bakit? Alam kasi nila na ang gwardiya ay pangsamantala lang talaga. Hindi mo pwedeng asahan na sasabihin mong, oh, nandiyon may mga tumanda naman sa security guard. Pero itong mga bagong security guard ngayon, makikita nyo yan pag nag-duty na kayo. Pag tumawid na kayo sa edad na 40, pati yung agency nyo, mahirapang ipasok kayo kung saan. Malibang lang kung sa kahit na yung government nga, yung agency namin nung huli, yung government na agency namin, alam ko ang pinaka-age limit nila ay 50. Kaya sabi ko, anak ng pating, marapit na ako mag-50. Oh. So kung mag-50 ka na, guys, kung security guard ka at tumanda ka talaga sa pagsi-security guard, kahit saan-saan ka na lang ilagay na basta hindi na kailangan, hindi na tingnan, basta mayroon lang gwardiya, parang ganun. At isa pa tong mga, kaya mababa ang tingin sa gwardiya, ay may mga agency na basta-basta na lang. Kahit hindi qualified,
yung appearance ng kanilang gwardiya ay talagang wala sa ayos at nakikita ng mga tao yun, kaya bumababa yung tingin sa gwardiya. Kaya ako, bilang tulong ko sa institusyon ng gwardiya, alam ko, gasino naman ako. Gasino lang naman ako. Pero gusto ko lang magkaroon ng tinatawag na mabigyan ng kunting mabigyan ng moralidad ang gwardiya. Gumagawa ako ng mga video na maitulong ko tulad ng code of conduct na 'yan. 11 general orders 'yan, binibigyan ko ng paliwanag sa mga video ko para maisa puso at masaisip ng mga gwardiya na ganito, kasi kung hindi niyo gagawin 'yan, masisira yung institusyon ng gwardiya. Instead na pinapaangat natin yung katayuan ng gwardiya, ay lalong bumababa dahil nga dun sa ibang mga gwardiya, yung appearance nila na pag naging uniforme, napakalawsi din. Anyway, ito ay personal opinion ko lang guys, ha? Huwag nyo kung sanang masamain to. Pero para sa akin, kung ang mga gwardiya ay maalis yung agency na yan at ma-hire bilang company guard, eh talaga namang ang level ng pagtingin sa security guard ay tataas talaga yan. Hindi na masama malitin. Kasi kung nasa agency ka, konting reklamo lang, konting kamalian lang, isipin mo, may isa kong tauhan doon sa bangko. Meron pala akong video guys, ayan o, related yan, ayan, related yan, panuin nyo yan, para ayan o. Anyway, may isang tao akong babae, so, nandun siya sa entrance. Sabado yon, so walang pasok, may pumasok na empleyado na siguro may tatrabaho yun doon sa taas ng opisina nila. Sinita niya kasi no ID, no entry. Kasi nga, Sabado, naka-civilian pa. So, tinanong niya, ma'am, saan po kayo? Binanggit niya pa yan, nag-drop name pa siya, nag-name-drop pa siya ng boss niya. So, sabi, ma'am, saan yung ID niyo po? Sabi ng gano'n ng kasama ko, ayong tawahan kong babaeng gwardiya. Eh, kailangan, eh, nakalimutan ko eh, ganun-ganun pa siya, nagsungit na siya. Eh, ma'am, kasi po, ganun-ganun, ang pakiusap talaga ng kuwan. Nagalit na yung babae. Pag hindi ko nagagawa yung trabaho ko dyan, ikaw mananagot sa boss ko, ganun-ganun siya. Eh ngayon, itong kasama kong gwardiya, dahil nga nagtanghalian na yun, gutom na gutom na siya, sumubo siya ng isang Skyflex. Skyflex ba? Sumimple siya ng subo kasi nagugutom na nga siya na yung babae nagbubunganga na doon kasi hindi niya pinansin. Nasilipan niya ngayon. Limapit siya agad doon sa babae. Di ba bawal kumain dyan? Ba't ka kumakain dyan? Sabi ng babae. Ikaw, nagbabawal ka sa akin na wala akong ID, pero ikaw, hindi ka binabawal mo sarili mo na kumakain ka dyan. Ganon siya. Sabi naman nung kasama kong tauhan ko babae na hindi naman ako kumakain, ma'am, nang kuha. Nagsumubo lang po ako ng Skyflex kasi, shout out sa Skyflex. Sumubo lang ako ng biscuit nga daw kasi nga, nagugutom nga siya, hindi naman po pagkain ng kuha parang, hindi, bawal pa rin yan, ganon. Yun ang ginawa niyang butas, guys. Para ikuan niya dun sa security office namin. At talaga, ito namang security office namin, talagang kuwan. Kaya nga sabi ko, napaka-unfair eh. Napaka-unfair. Ang daming unfair sa security guard, maniwala kayo sa akin. Kaya nga, palagi kong binabanggit sa inyo, sa mga video ko, kung nanonood kayo, tatlong pilosopiya ang hawak-hawak ko palagi. Sala sa init, sala sa lamig ang gwardiya, lumangoy ka sa agos, at wala tayong pinakasalang pwesto. Kaso lang, pag natanggal ka nga sa pwesto, guys, nawala namang wala namang maayos na reasonable na dahilan, masakit sa kalooban mo bilang gwardiya kasi una-una, buti sana kung ililipat ka lang. Hindi eh. May proseso kang dadaanan. Mag-renew ko ng papilis mo, tapos malayo ka na sa lugar mo, ganun, malayo ka na, wala kang choice kasi wala kang panggastos, ganun yun. Ngayon, lumapit sa akin yung babae ng sir, baka nung pinitulungan mo ko, hindi niya. Ako naman, gusto kong tumulong. Pero nung, sige, magbigay ka ng explanation report, baka maintindihan o makonsidera doon sa opisina. Alam mo guys, nangyari sa akin, ako pang binalaan ng security office na yon. Parang kinakampihan mo pa yung mali ng tao mo, ginanon pa ako. Yuko na lang ako. Sir, hindi po, sir, bali, pinarating ko lang po yung kanyang side nun po sa kwan. Pero pasensya na po, ganun-ganun na lang ako. Yun ang sinasabi ko, guys. Kasi wala tayong proseso, mga gwardiya. Kaya yung mga tao, lalo na yung mga tao, konting kuhan mo lang, mabagal ka lang ng konti. Ireklamo mo nga yan, para matanggal yan. Ireklamo mo nga yan, ganun-ganun agad sila. Dahil bakit? Naka-agency lang tayo.
Di ba? Naka-agency lang tayo. Wala tayong proseso. Wala. Walang proseso talaga. Kaya ganun kababa ang tingin ng mga tao. Kasi, bakit? Alam nila na pangsamantala lang yung trabaho ng gwardiya eh. Alam mo ang tumatagal sa trabaho ng gwardiya? Sino tumatagal? Tulad kong dead-end. Dead-end na ako. Wala namang kwan eh. Nag-apply ako si Iman. Wala namang tumanggap sa akin si Iman. Then, puro backer. Nag-apply ako ng police. Nag-apply ako sa mga. Wala lahat. Lahat ng bala kung daladala ko sa, galing sa probinsya, Bohol. Puro hindi, kumbaga, palyado lahat ng bala ko. So, anong gagawin ko? Kakapit ako sa pagkagwardiya. Which is, nakukuhan ko, na napag-aaralan ko na kung tatagal ako rito at hindi ako maghahanda for the future, malamang-lamang, alam ko maraming mga gwardiya dyan na iwan ko lang, na tumanda na sa pagkagwardiya. Ako hindi kukuhan. Kaya yan ang dahilan bakit nag-resign ako ng, nag-retire ako ng maaga. Hindi naman maaga. 40 ka, mahigit na ako nag-retire ng gwardiya. Pero at least nagpasalamat ako noon kasi alam ko, pagdating ng 50, sigurado sisikip na mundo mo pag ikaw wardiya. Kaya ngayon, kayo mga security guard na bago-baguhan at mga bata pa, eh, paghandaan nyo yung pagtanda nyo. Ha? Mayroon kayo. So, bakit tayo napunta sa ganung kwento, guys? Kasi nga, dun pumupunta yung kwan, yung pagtingin ng mga tao. Kahit sa mga kumpanya, guys. Mga kwan dyan, Christmas party na yan. Bago kami pinapakain, kumbaga lahat busog na sabay tawag ng gwardiya, lalo na kung sobra-sobra yung pagkain nila. Pero pag ang pagkain nila kulang-kulang, hindi na maisip ang tawagin yung gwardiya. Hindi lahat ng kumpanya, ganun yun. Ang janitor, driver, gwardiya, pag nilagay mo sa ranking yan, ang driver, janitor, gwardiya talaga ang pinakamababa sa kuha ng company. I-bash nyo na ako ngayon, pero yun ang katotohanan. Pag kinuha na, kumbaga, ilagay mo sa hierarchy, ganun, ang pinakamababa, gwardiya. Pero kung ang gwardiya, tinan mo yung mga gwardiya na naging in-house na, di ba, company in-house, may kwan sila, may estado sila. Bakit? Company guard sila eh. Di ba? So, I hope na hindi ko initira yung anumang dapat tirahin. Basta pinanghawakan ko, may mga politiko na nanalo dahil dun sa kanilang propaganda na aalisin yung agency sa Pilipinas. Ganun na nga. Pero yung bandang huli, hinahawakan ko yun. Nung malaman ko na malabo, tsaka ako nag-retire talaga ng maga sa pagagwardiya. So guys, I hope na niintindi nyo. Ako, proud ako bilang gwardiya guys ha. Pero may mga yung mga negative side talaga. Na pag ikaw na lamang, subukan mo lang, ikaw gwardiya ngayon. Magpakilala kang security officer ako, di ba? Iba ang, kuha nila, tinatanong ka, kung anong trabaho mo, para igalang ka ba o hindi. Parang ganun naman ang style eh. I hope na guys, na wala magbabasa sa akin dito sa video na to. Pero gusto ko lang talagang ikuan, ipaliwanag na, bakit nga na ba, ganun na, ba't gwardiya ka lang pala, ganun eh. Oh. Diba? Gwardiya ka lang pala. Kasi ako guys, nung nag-duty ako sa isang mall na, yung mga mall na, mga OFW na pinanggugrusirihan ng mga mall na yon, hindi ko mabanggitin yung pangalan kasi baka makuanin. Naging CRS ako, what is CRS? Civilian Roving Security. Nakita ko yung mga classmate ko sa college, nagbabaan sa barko, at nag-shopping. Nadaanan nila ako ngayon. O pre, kumusta ka na? Ganun sila. Ang ganda ng trabaho mo ah. Anong trabaho mo rito? Siyempre, alam nila, akala nila, regular ako. Di sabi ko, Ben, kung ano ka pre, CRS? Hindi nila alam yung CRS eh. Ano yun? Sabi, di ang lakas ng dating sa kanila. Uy, ang ganda mo ng trabaho mo pala dito, kahit hindi ka na sumakay ng one eh. Barko eh, sabi niyang ganun. Pero nung binanggit ko, di pre, security guard ako dito. True agency. Ay, ganun. Ganun sila agad. Diba? Pero nung hindi pa nila alam na true agency, nag-security guard, CRS ako, civilian, naka-civilian ako, ganun. At akala nila, regular ako dun sa employee. Anong sabi nila? Eh, di kahit na pala hindi ka sumakay ng barko, okay na pala yung trabaho mo rito. Ganun. Pero nung nalaman nila, di pre, security guard ako rito. True agency. Ah, ganun. Ganun sila.
So kung talaga madirekta ang mga gwardiya, hindi na ganun kababa ang tingin ng mga to. So I hope guys na hindi nyo masamain yung mga binabanggit ko dito sa video na guys. Talagang yun lang talaga ang naramdaman ko at naranasan nung ako ay nagagwardiya. So, disclaimer, proud ako bilang gwardiya. Pero may mga, yung mga issue na yan, yun na nagpapakuan sa mga institution ng gwardiya. At malalim yan. I hope na kung anumang mga ikasalma ng loob nyo na nabanggit ko dito sa video na to, ay mapagpasensya nyo ako at mapatawad nyo ako. Ito ay galing lang sa aking karanasan, sa aking isip at puso nung panahon na nag-duty ako. So guys, hanggang dito na lang tayo guys. I hope na magkita-kita tayo sa susunod na video guys. Bye-bye guys! See you!